mo. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Yesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Pagkikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo magbigay papuri sa ating mahal na Senyor. Isang katahimikan ang naitugon ng mga Pariseo kay Jesus. Katahimikan ang kanilang naitugon nang tanungin sila ni Jesus kung naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Meron kasing isang namamanas, ba? Alam niyo yung namamanas, di ba? Medyo yung lumalaki, no? Namamanas ang lumapit kay Jesus habang ito ay kumakain sa bahay ng pinuno ng mga Pariseo. Alam ni Jesus na nakabantay ang lahat sa kanyang gagawin dahil alam ng lahat na ipinagbabawal ng batas ang magtrabaho sa araw ng pamamahinga.
Kaya tinitignan nila kung ano ang gagawin ni Jesus. Pero mautak si Jesus dahil bago niya pinagaling ang namamanas, tinanong niya sila. Pero katahimikan ang naitugon ng mga Pariseo. Walang nasabi, tahimik. Kahit na pinagpalagay ni Jesus na kung sila ay may anak o merong baka na mahulog sa balon, hindi ba nila ito iaahon kahit araw ng pamamahinga? Sa ganito, wala pa rin naisagot ang mga Pariseo. Magandang unawain natin ang katahimikan ng mga Pariseo na sa gitna ng ganitong klase ng tanong, sa gitna ng ganitong klaseng sitwasyon, bakit nananahimik ang isang tao? Kahit alam naman ang mabuting gawin, kahit alam naman ang dapat gawin, bakit nananahimik ang isang tao? Pwedeng sasabihin ng iba, kasi hindi nila alam ang sagot. Yan, di ba ganyan? Ganyan ang tao, pag hindi alam ang sagot, tahimik. Hindi po ba? Kayo po ba? Ano sa tingin nyo ang dapat gawin o dapat ginawa ng mga Pariseo? Magpagaling o hindi? O di ba, walang sagot? Ganyan ang tao. Kapag hindi alam ang sagot, nananahimik. O kaya naman, nag-iintay ng ibang tao na sasagot. Tapos, susul-sul na lang. Yan, ganyan. Maraming Pinoy ang ganyan, no? Alam, may iniisip na sagot, pero tahimik, no? Mag-iintay muna, sino bang sasagot? No? Pag may sumagot, susul-sul na lang. Diyan magaling ang tao, kaya nananahimik. Pero alam nyo, hindi maaaring hindi alam ng pinuno ng mga Pariseo ang sagot sapagkat sila ay pinuno. Sila yung pinuno ng mga dalubhasa sa kautusan. Ibig sabihin, matalino. Kaya hindi pwede at hindi ka maniniwala na hindi nila alam ang sagot. Pero bakit kaya nanahimik ang mga Pariseo? Bakit nga ba sila nananahimik? May tatlong posibleng dahilan. Una, takot mapahiya o takot magkamali. Yan. Ito ang madalas na rason kung bakit hindi makasagot ang isang tao. Hindi sa hindi nila alam ang sagot, alam. Takot lang mapahiya o takot na magkamali. May iniisip na sagot o minsan may gustong isagot. Kaya lang ayaw magkamali. Iniisip baka mapahiya. Kaya nga sabi ko kanina, no, ang ginagawa ng mga taong ganito, naghahanap ng damay. Hahanap ng mauunang sasagot at saka susulsol. Ito yung unang dahilan kaya baka nanahimik ang mga Pariseo. Takot mapahiya o takot magkamali. Pangalawa, hindi mapagdesisyonan kung ano ang gagawin o kung ano ang isasagot. Kapag ang isang tao ay hindi makapagdesisyon, madalas ito ay may dalawang pinagpipili ang magandang bagay. Merong magandang pinagpipilian. Hindi makapagdesisyon dahil hati ang isip at puso. Nahihirapan dahil hindi makapamili at hindi mapanindigan ang pipiliin.
Pangatlong dahilan kung bakit nanahimik ang mga Pariseo ay dahil masama ang hangarin. Masama ang hangarin. Madalas, ang masama kumikilos ng pailalim. Tahimik kung gumalaw. Sasalakay ng hindi mo nalalaman. Walang imik, pero maraming nangyayari sa kalooban. Ganyan yung Pariseo. Kaya hindi makasagot, kaya tahimik. Merong masamang binabalak. Masama ang laman ng kalooban. Lahat ito maaring dahilan kung bakit tahimik ang pinuno ng mga Pariseo. Pero hindi sa dapat na nahimik. Siguro kung naging bukas lang siya sa pagtanggap sa mga pamamaraan at turo ni Jesus, walang dahilan para manahimik. Kung ilalagay natin ang aral na ito sa sitwasyon natin ngayon, ano bang nangyayari? Ngayong panahong nang ganito, hindi na ito panahon para tayo ay manahimik. Magsalita tayo, kumilos tayo, at mag-isip tayo. Hindi totoong hindi natin alam ang sagot. Alam po natin. Naghirap tayo, nakita natin ang mga nangyari, kaya alam natin ang dapat isagot. Magdesisyon tayo. Ito yung kailangan natin para madala tayo sa mabuti. Dahil kung hindi tayo magdedesisyon, kahit alam natin ang tama at mabuti, wala rin. Kailangan nating magdesisyon. At hindi natin kailangang manahimik pagdating sa kasamaan. Kailangan isiwalat ito para ang kasamaan ay maipaglaban o mapaglabanan. Mga kapatid, hindi panahon ng pananahimik, lalo pa kung alam mo ang dapat gawin. Lalo pa kung alam mo kung ano ang mabuti. At para hindi ka magkamali, maging bukas ang isip at puso sa turo ni Jesus. Kung hindi mo alam ang pipiliin, kung hindi mo alam ang gagawin, tingnan at balikan ang mga turo at mga pangaral ni Jesus. Dahil sa Kanya, hindi ka maaring magkamali. Walang dahilan para tayo ay manahimik. At dito tayo dinadala ng pagninilay natin sa araw na ito. Walang puwang ang katahimikan kung bubuksan natin sa Diyos ang ating puso at isipan. Dahil nagkakaroon lang ng kalituhan o kaguluhan kung ang puso at isip ay nababahiran ng kasamaan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang Kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway ituring ang utos ng Diyos
bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkos gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi, at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga yumao naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak pag hinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang pagdilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banhal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinalaki na ng lahat ang napalito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalagad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samukot,
dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno, Poong Yesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit
ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.